kumita ng kwarta, no? Ito ang katotohanan kung bakit patuloy tayong mga marino ang susumikap sa buhay. Para kumita ng dolyar, mabigyan ng magandang buhay ang ating mga pamilya. Kahit marami ang nagsasabi na ang isang paa ng mga marino ay nasa hukay, at literal na dugo at pawis ang puhunan. What is up guys? Welcome back again to my channel. Sa vlog na to, gusto kong ipakita sa inyo kung paano nga ba linilinis namin ang bodega o cargo holds matapos i-discharge ang mga laman nito. Sa unang araw, maraming preparation at kailangan namin ng equipment sa paglilinis. Sometimes bumiro, sometimes nagalinis. Merienda time. Dahil katatapos lang namin magbaldiho, nagbigay na ng merienda si Mayor at Miss Man. Pagkatapos ng merienda, back to work na naman. Matapos ang kalahating araw na paglilinis sa loob ng isang malawak na bodega at halos kalahating araw na pagwawalis at pagpala, paglagay ng residyo sa sako at pagbaldiho. Binibira na ng mini winds sa taas ang lahat ng nakasako sa baba. So ayun guys, nakita nyo na kung paano nga ba ang proseso sa paglinis ng bodega. At dahil same cargo lang ang ikakarga, sweeping at baldiho lang ang kailangan gawin. Kahirap kumita ng pera. Maraming salamat guys sa panonood. Please like, share and subscribe. Paalam.